guys, at Terminal 3 right now with Marimar. So may client tayo ngayon susunduin at nanggaling siya sa Macau. Pero syempre sumakay siya doon sa Hong Kong papunta dito sa United Arab Emirates. So guys, by the way, visa lang po yung pinrasas namin dito. Okay, so hindi namin tinatolerate yung mga taong gusto mag-cross country. Pero kung gusto niyo po kuprasas ng visa sa amin, of course, we're going to process it. Mag-send lamang ng passport and photo na white background and we're going to process at susunduin pa namin kay... Yeah! At susunduin pa namin kay dito sa airport para syempre kadalasan wala mga sumusundo or yung mga kamag-anak nila nagtatrabaho. So kami yung susundo at kung meron na silang tutuluyan, doon namin sila dadalhin. At kung meron din kaming available na bahay, so pwede kayo doon sa aming bahay para mag-bed space. Di ba, Marimar? Yes, the yes for the goal! Yeah, I can feel na pagod si Marimar kasi yung boses niya. At actually, ako din medyo pagod. And time check, it's 12 in the morning! Yeah! So, punta natin si Kuya. Tanungin natin ngayon kung kamusta ba ang servisyo natin. Yes! Actually, nagkaroon ng problema dito kay Kuya. Medyo matagal yung process ng visa niya. So, ngayon, nasend sa amin ng picture. Pagkatapos, yung picture na sinend niya, binalik sa amin ng system ng immigration. So, ngayon, sa system na yon kailangan ulit i-repeat. So, nagkataon naman din na Friday, Saturday, Sunday. So, medyo mabagal kasi pag Saturday, Sunday ang processing ng visa. So, today is... Anong araw ngayon? Wednesday! Yeah, today is Wednesday. So, lumabas yung visa niya kahapon. At ngayon siya nag-book. So, let's go. Nandito tayo sa Terminal 3. Ang isa sa mga pinakamagandang airport sa buong mundo. Wow! Nakuha mo pa yun. So, let's go. It's finally, Mr. John Errol is in Dubai. Welcome po sa UAE. Guys, finally, nandito na rin si Kuya John Errol. Errol po talaga, no, sa Dubai. So, kamusta naman po ang biyahe nyo? Okay naman po. Mukhang napagod po kayo, no? Hindi naman po masyado. Hindi naman po masyado, hindi pero... Oo, kasi may jet lag. Kasi okay. It's 12 in the evening nandito sa UAE. So, syempre, 4 hours ahead pa yun sa Pilipinas. So, guys, ayun ang sabi ko nga kanina. Actually, medyo naging matagal yung process ng visa dito kay Kuya. So, most of the time... Mabilis, pero kay Kuya, hindi ko alam bakit. Pero, ganun talaga minsan, sometimes may matagal, may mabilis. So, si Kuya ang isa sa mga matagal na pinras. Ay, sorry. So, ayun, may Sabado-Linggo. May Sabado-Linggo kasi, pinrasas yata namin siya ng Friday po, no? So, Sabado-Linggo, pinrasas namin ng Friday. Nung pinaas namin ng Friday, Saturday, binalik ng system yung picture niya. So, hindi ko alam bakit hindi in-accept. So, nire-upload namin. And Sunday, syempre, walang immigration. And then, Monday, na syempre si Kuya medyo kinakabahan na kasi. Bakit po kayo kinabahan? Akala ko po, parang hindi na po lalabas garo. Ay, ganun. So, natakot siya baka hindi na lumabas ang visa. So, tinanong ko rin siya baka mamaya kung ano yung ginawa niya dito, ba't hindi lumabas ang visa. So, Monday yon, and then Tuesday, lumabas na. Ayun, so Tuesday lumabas na. Pero syempre kasi tayong mga Filipino na bago at ano, pero pasok pa rin pala kasi sabi ko 2 to 3 working days. Kasi Sabado-Linggo is hindi kasama sa working days. Okay, yun na nga po. So Kuya, saan kayo nanggaling? Hong Kong po. Sa Hong Kong po kayo nanggaling? Sa Hong Kong po, sa Macau. May kamag-anak po kayo sa Macau? Friends po. Ah, friends po. Bakit po kayo nag-Macau? Mas mura yung ticket. Ah, okay. So, from Manila to Macau, mas mura yung ticket. So, ngayon, pag nasa Macau kayo, syempre hindi ka magbubook going dito sa Dubai. So, from Macau, pupunta ka pa na Hong Kong, and Hong Kong, papunta dito, no? So, may titiran po ba kayo dito or may kamag-anak kayo dito sa Dubai? Meron po yung tita ko. Yung tita niya, pero hindi kayo sa kanya titira? Opo, yung ano po niya, parang apartment. Ah, yung apartment po niya mismo. Ayan. So guys, nakakatawa, may tita siya dito. At kamusta naman po? Kamusta naman po yung tanong? May tanong po ba dun sa immigration ng Hong Kong papunta dito? Meron po yung return ticket at saka yung visa. Tinanong lang po. Yun lang po, no? So hinanap lang siya, which is wala po talagang tanong. Pero kinabahan po kayo papunta dun sa ano? Hindi naman po. Pero nagta-travel na po ba kayo before? Hindi po.
Eh, yung from Philippines to Macau po, may mga questions? Wala naman po. Wala, naku po. Napaka-smooth pala kay Kuya. So, parang para sa kanya siguro talaga to UAE. Pero, I believe, aalis pa siya dito sa Dubai. Saan po kayo pupunta? Sa Nassau po, Bahamas. Ah, Bahamas. Ano po ang gagawin niyo doon? Parang magtuturis lang po. Ah, magtuturis. Wow! So, sana all. Sige po. So, yun na lang po. So, hatid muna natin si Kuya. So, ilan days po kayo mag-stay dito? 3 days lang po. Ah, 3 days. Sasalis na siya. Okay. So, ganun na lang, guys. Gabi na rin at pagod na rin si Kuya. So, pumunta na tayo ngayon doon sa bahay na tutuloy niya. Thank you po. Bye, Kuya. Guys, nandito na kami sa Satwa. So, si Kuya actually is pagod na, hindi na siya masyado makapagsalita, pero thanks God at nandito na rin siya. Marirecommend niyo po ba yung company namin kahit po naging mabagal po yung service kasi dahil nga po dun sa system po ng immigration? Pagkakatiwalaan niyo naman po ba kami kahit po ganun? Talaga minsan nagkakaaberya po talaga yung mga processing, pero hindi namin kayo papabayaan. Di ba kuya? Ganun yung ginawa natin. Syempre, ang pinakaano dito is hindi na-offload si Kuya kasi ayaw namin talaga ma-offload si Kuya. Syempre, so nandito siya, ayan, nakatingin na lang, nakatulala kasi pagod. So sige, ganun na lang. Thank you po na marami ha. So, ano po ang gusto sabihin sa mga taong gusto mag-UAE? Sa mga gustong pumunta dito sa UAE, contact yun lang po si Kuya Wayne. Yes! So, hindi pa po yan nakainom ah. Thank you po. Sige po. Hinihintay lang namin sa Dunikoy. Bye-bye.